isang malaking karangalan para sa akin ang maging direktor ng proyekto nito. Ito ang unang-unang teleserye na tatalakay sa buhay ng milyong-milyong mga OFW, so Overseas Filipino Workers. Ito rin ang kauna-unahang teleserye na gagawin sa Middle East, particularly sa Doha, Qatar. Yung sinabi sa amin yung project sa dami ng OFW sa buong mundo, it's about time na gumawa tayo ng teleserye na nagtatakay talaga sa buhay nila. Kasi dun sa mga previous na teleseries na nagawa, usually glimpse lang ng buhay ng isang OFW na papakita. Bilang tribute na rin para sa mga OFWs na isip ng ABS na gawin tong show. Kapag typical soap ka, isang budget lang ang gagawin mo, syempre, the budget of the whole show. Dito kasi, kailangan mong gumawa ng iba-ibang budget sa iba-ibang trip. So, yun pa lang, masakit na sa ulo yon. Para bang privilege for me na gumanap ng isang OFW, di ba? Tinatawag natin silang heroes ng bansa nga. Makakatulong talaga tong teleserye na to na mas palawakin ang pag-iisip ng mga Pinoy para malaman nila kung ano talaga ang mga nangyayari sa buhay abroad. Kung ano yung mga sacrifices na ginagawa ng mga Pinoy para sa bansa nila, para sa pamilya nila, para sa mga mahal nila sa buhay. Maganda siyang experience kasi para na rin siya naging immersion. Talagang ikikwento namin ang totoong pinagdadaanan ng OFW. Before ginawa itong kwento, nagbiyahe kami kasama ang mga manunulat sa una sa Dubai, sa United Arab Emirates. At dumiretso rin kami sa Qatar. Doon namin nakausap ang maraming mga OFWs na nagtatrabaho sa lugar na yon. At doon sa interactions namin sa kanila, sa pakipag-usap namin sa kanila, doon namin na pag-isip-isip kung anong klaseng kwento ang tatakbuhin ng proyekto nito. Talaga nag-shooting kami sa mga lugar na kung saan nagtatrabaho ang maraming mga Pilipino. Ginamit namin yung mga bahay na kung saan nakatira ang mga totoong mga OFWs. Napakahirap. Unang-una kasi ang mga tao doon, iba siyempre ang kultura nila. Iba yung kanilang religion, for one, okay? Iba yung landscape, iba yung klima. Nung unang-unang pumunta kami doon, napaka-init. Sobra, parang nasa likod ng air condition, ganun ka-init. Awang-awa nga kami sa mga maraming Pilipino na nagtatrabaho doon. Doon namin talaga nakita, ang hirap pala talaga ng buhay nila. Ito, pinasok mo talaga yung buhay nila from the time na nag-a-apply sila to go abroad. Ano yung mga reasons nila, bakit sila nag-a-abroad. Nakipag-coordinate kami sa research division ng ABS-CBN. Doon namin nalaman na kahit pala yung mga OFWs na nasa ibang bansa, meron pala silang kanya-kanyang unique na characteristics. Nag-ocular talaga kami sa Doha tsaka sa Dubai. Kumausap kami ng mga OFWs, kung ano yung mga naging experiences nila, tsaka yung mga naging buhay ng pamilya nila. Kailangan prepared kayo pag umalis kayo. Kasi ibang mundo yun eh. Tapos malayo. So, kailangan yung script, ready siya, naibigay sa inyo lahat, na pre-prod nyo, every details na pag-usapan nyo. Kasi, kumbaga, wala kang tatakbuhan doon. Kasi ibang mundo yun. Tapos, nalaman din namin nung nasa Doha na kami. Kasi at first, Dubai kami nag-shoot. Dubai kasi, sanay na sila. Kasi it's an open city, right? Pero pagdating kasi sa Doha, iba. Bilang isang artista, natakot muna ako dahil isang napakalaking project to for me, hindi biro. Sobrang flattered po agad yung feeling ko. Excited ako agad, pinahingi ko po agad yung script. Tapos pagkabasa ko palang first time, sobrang nagustuhan ko na yung kwento. At saka sobrang kakaiba tong teleserye na to, kaya very challenging for me. Noong unang inalok sa akin tong proyekto, parang naisip ko sobrang gandang oportunidad na i-representa ang OFW, na bigyan ng mukha ang OFW. Na bukod doon, parang gusto ko rin, parang alam ko kung gaano kahirap kasi magulang ko nagtrabaho abroad. So, alam ko yung hirap na pinagdadaanan ng isang anak na pag wala doon yung magulang, kapag malayo yung pamilya niya, na hindi mo alam kung ano nangyayari. So, parang inalok pa lang sa akin, nakarelate na ako agad. Tapos naisip ko nga na talagang maganda siyang oportunidad na i-represent ang OFW. Ang kailangan sigurong makita ng audience kung paano ipaglalaban ni Jake as Paul and ni Shaina as Sarah yung pagmamahalan nila. Amidst dun sa mga lahat ng pinagdaanan nila, si Jake bilang OFW at si Shaina bilang asawa. So dun natin makikita kung paano ilang beses ititest yung pagmamahal nila sa isa't isa. It's about
a family. Okay? It's about a couple who struggled, who strived to keep their love strong despite the distance. Okay? Siguro ito yung pinaka-ano na base ng kwentong ito. Okay? Yung character ni Jake or si Paul sa kwento o ni Shaina, ni Sarah, itetest talaga yung kanilang pagmamahalan. Okay? Si Jake, ang unang-unang lalayo. Siya yung unang-unang magtatrabaho, pupunta siya sa Doha. At si Sarah or si Shaina ay may iwan dito sa Pilipinas. Okay? Although sa kwento, tatabi ng kwento, susunod din si Sarah doon. At gagawin nila talaga lahat to keep their, you know, the relationship intact. Kasi ang dalawang characters na to, nagmahalan talaga. Kagaya siguro ng maraming Pilipino din doon, eh, yung sa mga kwento nila, di ba? Mahal din naman talaga nila yung kanilang mga asawa. Mahal nila ang kanilang mga karelasyon. Kaya lang, talagang sumusubok sila sa napakaraming mga problema at dahil sa mga pinagdadaanan nilang yun, natetest ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang relasyon. Dito sa teleserye nito, ito talaga yung tatahakin ng kwento. Eh, kung paano ang dalawang taong nagmamahalan na pinaghiwalay, how they will struggle and fight para mag-reunite at maging mas matatag ang kanilang relasyon. It's a love story talaga. Love story, love triangle. Tapos, na makikita mo rin na ipinipicture nito yung, in a way, life ng OFW natin sa Middle East. Kasi yun yung kanyang location. So, yung love story na to, hindi siya yung the typical soap na, kumbaga hindi na halos makatotohanan kung minsan. Ito kasi, kung ano yung talagang nangyayari sa totoong buhay. I've always been happy working with these three actors because I could say that they're one of the most talented actors that we have around, no? So I've worked with Shaina sa Kambal sa Uma like about 2 years ago. Si Jake, nakatrabaho ko siya just last year sa Green Rose where he was even nominated for his performance. At si Banks sa ilang mga proyekto sa ABS. At ang masasabi ko dito, you would see a different Shaina, a different Jake, a different Banks. Kung i-describe ko yung character ni Paul, parang ano, isa siyang masayang tao na punong-puno ng morals, punong-puno ng dignidad. Kumbaga, isa siyang tao na bukod sa sarili niya, ang iniisip niya lagi yung pamilya niya. Pero nung umalis siya, nagbago eh. Parang ang dali-daling sabihin na para sa pamilya ko. Pero pag nalagay ka na sa sitwasyon, minsan nagbabago yung perspective mo sa buhay. At yun yung nangyari sa kanya nung pumunta siya ng Doha. Si Jake as Paul, siya yung nagre-represent yung mga Pilipino na breadwinner sa family na inuuna yung pangarap ng pamilya bago ang pangarap niya. Na pakiramdam naman namin, kwento ng bawat Pilipino. Maire-relate ko po yung character ni Mia as an OFW na ipaglalaban niya ang lahat para sa pag-ibig. Mahal na mahal niya si Paul. Nagka-relasyon sila bago pa siya pumunta ng Doha at Dubai hanggang sa nag-abroad siya mag-isa. So, nag-abroad siya mag-isa na heartbroken siya. Pero nagtrabaho pa rin siya na mabuti para sa pamilya niya. Kahit na alam niyang hiniwalayan na siya ni Paul, pinaglaban pa rin niya yung relasyon nila. Tinry pa rin niyang i-win back si Paul. Kahit na alam niyang si Sarah na ang mahal niya. To the point na nagpakasal na si Sarah at si Paul, hindi pa rin siya gumive up. Feeling niya fate pa rin na nagkasama sila ni Paul sa Doha. Kaya hanggang doon, nag-sacrifice pa rin siya lahat ginawa niya para makita ulit si Paul. Hanggang sa nailab ulit si Paul sa kanya. Pero syempre, mapaglaro talaga minsan ng buhay. Hindi natin maiwasan yung mga challenges, talagang mapagdadaanan siya. So, nagpakatanga siya para kay Paul sa sobrang-sobrang pagmamahal niya. Si Banks naman as Mia, ito yung mga Pilipino na may kailangan i-sacrifice bago umalis. Sa case ni Banks, kailangan niya i-sacrifice yung love niya para matulungan yung pamilya niya. Pero isa siya dun sa mga OFWs na nagkamali. Well, I play the role of Sarah Trinidad.
isa siyang babaeng palaban. Hindi sumusuko sa lahat ng pagsubok na binibigay sa kanya ng buhay, ng pag-ibig. Hindi rin siya takot ipaglaban yung mga pinaninindigan niya, lahat ng mga bagay basta nasa tama siya. Natutuwa rin ako kasi si Sarah yung kahit na siguro gano'ng kahirap at gano'ng kasaklap yung sitwasyon niya, mas tinitignan pa rin niya yung brighter side of life. And ginagamit niya to make her a stronger person. Si Shaina as Sarah, trinay namin siyang i-depict as a dreamer. Isang babae na wagas magmahal, na kayang gawin ang lahat para ipaglaban yung mga mahal niya sa buhay. In a way, nire-represent din niya yung mga Pilipino sa pagmamahal niya sa pamilya. I could say na kakaibang Shaina, kakaibang Jake at kakaibang Van sa makikita natin sa teleseryeng to. Makita dito ang kanilang maturity, no? As characters and even as persona. Ako rito si Elvie. Si Elvie may asawa na nag-OFW. Pumunta siya sa Doha. Yan ang si Christopher De Leon. Typical Filipino story. Ako yung gumaganap na mother ni Banks Garcia. Si Mia si Banks at bilang mother niya, ako si Sonia, asawa ni Dick Israel. At dito sa Kung Ako'y Iiwan Mo, ako yung mother na pakialamera, hindi lang sa anak ko, kundi pati dun sa kapitbahay ko. Ako po ay gumaganap bilang pinakamalapit na kaibigan ni Sarah na si Shaina Magdayaw. Ako po si Joy. Ako pong unang tumulak papunta dito sa lugar na ito para magtrabaho. Tapos inanganyo ko sila na pumunta dito. Ang role ko po dito si Rino. Ako po yung katrabaho ni Sarah na which is played by Shaina Magdayaw. Katrabaho ko po siya at the same time na kahit na alam ko na may asawa siya, gagawin ko pa rin ang lahat. Para mapakita kung gaano ko siya kamahal. Ako si Johnny, isa akong OFW na construction worker. Nang saka base ako sa Doha kasi dalangan ng kahirapan namin. Ako yung kaibigan ni Jake na lagi nagsasabi ng tamang advice, ng tamang pagmamahal, ng pagtitiwala sa asawa niya. Na kasi minsan nalilito siya sa buhay niya dahil sa nga ang layo niya sa asawa niya. Ako po si Paul Raymundo dito. Best friend po ako ni Sarah. Magkasama po kami simula bata pa po ako. Hanggat sa tumanda kami, magkasama pa rin kami at naghiwalay kami kagad. Kasi di ba yung tatay ko, OFW siya. So ako po yung nagiging tatay sa mga kapatid ko. So hindi po ako close sa tatay ko dito. Ako po yung gaganap na yung Shaina Magdayaw dito. Ako po yung si Sarah po. Ang role ko po dito, ako po yung mabait na anak nila, Sandy Andolong po at saka ni Philip Salvador. Ako po ay mabait at masunuring bata, mapagmahal at palaban. My name is Claire Raimundo in the show. Tapos yung role ko parang makulit na bata na laging pasaway, hindi sumusunod sa nanay. Tapos lumaki ako na walang tatay. Tapos ang lagi kong sinusunod, yung kuya ko. Ang name ko po dito ay si Rap. Kapatid po ko ni Kuya Jake. Siya po ang nag-alaga sa akin. Kasi po, wala na po kong tatay. Action! Kung ako'y iiwan mo. Proud ako na ako na naman po yung napili na kumanta ng theme song ng Kung Ako'y Iiwan Mo po. Kaya, ayun, sobra-sobra yung pasasalamat ko syempre sa ABS-CBN, sa tiwala na naman po na ibinigay nila sa akin. Yung Kung Ako'y Iiwan Mo, alam ko po na si Mr. Basil Valdez yung kumanta nito at talagang nakakataba naman talaga ng puso na napili ako para i-revive yung kanta ni Mr. Basil Valdez kasi alam naman natin si Mr. Basil Valdez talagang hinahangaan din ng maraming Pilipino po, di ba? Nung umpisa, medyo sabi ko parang baka mahirapan ako kasi nga po parang di sobrang bagal nung kanta po, di ba? Pero nung
nung bisa naman ng i-record, nagtuloy-tuloy naman na po, naging maayos. Nakaka-relate din ako dun sa kanta kasi, basta, kasi may kuya po ako na ano, na seaman. Action! Ang hirap nang pupunta ka sa abroad na hindi mo alam yung mga eksenang kukunan mo, mamaya may makalimutan ka. Eh, pagpunta naman ng abroad, shoot na doon, tapos uwi dito. Pag may nakalimutan ka, wala na. Hindi mo naman pwedeng balikan yun. Pinag-aaralan namin ang gusto yung schedule namin. Hindi pwedeng malito, hindi pwedeng may maligaw na eksena, kaya kailangan ready ka doon. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan doon, construction site. Di ba? Yung location pa lang, construction site, ang daming tao, talents mo na mga foreigners na misan hindi ka maintindihan kasi may language barrier. Bira sa kanila nakakaintindi ng English. Yung location itself, mahirap na. Yung mga kukunan, mahirap din. Kailangan namin i-shoot within the day. Yung isang buong araw na yun, na may day effect lang, mawawala na yung araw ng 6 p.m. or 5 p.m. Kailangan i-shoot tayo mula umaga hanggang 5 p.m. yung buong construction site scenes. Eh, syempre, iba't ibang area yun. Kaya, tas konti lang yung tao. Medyo mahirap siyang gawin. Ang bagahe ko dun siguro, nasa 6 or 7 na maleta na malalaki. Kasi hindi ko alam kung ano yung daratnan ko dun. Meron ba akong source na ganito na mahahanap ko? Kahit na alam kong construction site yung pupunta na namin doon, kahit alam kong may mga hard hat doon, nagdadala rin ako kahit mga pang-artista lang. Katulad ng mga Qatari costume nila, yung national costume nila, nag-save ako doon, dinala ko talaga dito, iba't ibang color na mga turban nila, pati yung sa mga abaya, sa mga pambabae, nagdala rin kami rito. Para pag may mga scene dito na dadayain, may magagamit kami. Ang pinaka-ilaw namin, una-una pagka-exterior kami, reflector lang. Meron kaming minimal na ilaw na nirentahan, ganyan. Meron kaming isang helper doon na kinuha para lang meron akong katulong sa pag-setup ng ilaw. Yung job na papasukin ko doon is, kumbaga parang mag-multitask na hindi porke PA ka lang doon. Doon kasi naranasan ko na maging wardrobe, stylist, utility, PA, and minsan nagbo-boom, nagkakable. For Jake, kailangan niya naman ng mga polos and college shirt, ganun lang. Hindi siya pwede mag-button down kasi simple nga yung look niya. And then for Shaina, nagpadagdag lang ng blazer kasi parang magiging manager siya doon sa isang restaurant. And then si Banks, cover-up. Mga cover-up. Dagdag ng cover-up kasi medyo sexy yung look niya dito sa Manila. Sexy conservative. Sinunod namin na ano na bilin is yung sleeveless. Bawal mag-sleeveless sa labas ng Qatar. Ayun. Sleeveless and plunging neckline. Nung look nila from here sa Doha, si Shaina, medyo mapapansin nyo na nagbabright na yung kulay niya. Like, more on pastel na siya. And then si Banks naman, mas dark naman yung kulay niya. Kasi mas doon na lang pinapakita na sexy siya. And then si Jake naman, mas less lang yung happy colors. Kasi medyo problemado siya dun sa Doha. Ang pinakamatingkad na value na pwede namin i-share sa kwentong ito, why Filipinos live abroad, because of love family. This is a great love story, not just because of the romantic aspect, but because dito mo talaga pinapakita kung gaano kamahal ng isang OFW ang pamilya niya para umalis siya ng bansa at magsakripisyo. Yun yung pinaka ibibigay niya sa yung experience. Parang pag napanood mo siya, kwento ko to ah. Ay, ako to ah. Yung may ganun, makaka-relate yung bawat tao. Sobrang mabuti na ginawa to ng ABS-CBN para mas makapag-reach out pa sa mga Pinoy all over the world. Napakalaking project to for me. Hindi biro. This is, if I'm not mistaken, this is the first time din na magsushoot dito sa Doha, di ba? So napakalaking proyekto nito. Natutuwa ako kasi nadagdagan yung awareness ko sa pinagdadaanan ng mga kababayan natin dito. Paulit-ulit ko itong sasabihin na mas tumaas yung respeto ko sa kanila dahil sa selflessness nila. It's a mature love story, a very mature love story. An awakening to everyone kasi ito talagang pinagdadaanan ng isang relationship eh. Tapos pinahirapan mo pa dahil long distance. So bukod sa ipapakita namin ang paghihirap na pinagdadaanan ng OFW, ipapakita rin namin yung struggles ng isang early marriage, ng isang, alam mo yun, isang napakagandang bagay na pagtapos kinasal, nilayo,
nakikita mo yung destruction. Mga kapamilya, malapit na po kung ako'y iiwan mo. Sana po suportahan ninyo. Maraming salamat po.